hapon po muli mga kaibigan. Katulad po niyong inyong inaasahan, Raul Esperas ang iyong mga kasama sa Balitang Paliparan. Ngayon po ay 7 ng buwan ng Enero 2023. Unang Sabado ng taon at tatalakayin po natin bago tayo tumalakay sa mga mahalagang balita sa paliparan. Bibigyan daan lang po natin ang isa sa mga ulat ng ating alamat sa industriya ng pamamahayag, si Paring Aya Yupanco, follow-up report para sa mga question o sa mga kaganapan dyan sa translasyon sa bahagi ng Maynila. Paring Aya! Naputol yata. Anyway, pakitawagan ulit, ano? At, sige, tawagan niyo ulit. Well, anyway, si Paring Aya ho ay nasa bahagi ng Luneta at siya po ay nagko-cover dun sa taunang ginagawa na translasyon, ano? At meron pang pagbabago. Okay na si Paring Aya. Paring Aya, go ahead. Paring Raul, nilinaw ni Alex Erasco, no? Yung kausap natin kanina. Na tama yon. Hindi naman makukumbinsi yung lahat ng deboto na sumama sa Walk of Faith. Pero, obligado ang mga ihos na sumama sa prosesyon sa Walk of Faith. May iwan ang imahe ng Puong Itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Pero sa kabila ng sinimulan ang Walk of Faith kapuntang simbahan ng Quiapo, nananatili ang Puong Itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand. At magpapatuloy, pare Raul, ang pagpupugay. Magpapatuloy ang pagpupugay. Kaya habang may misa ron sa Quiapo Church ng A8 at nitong Walk of Faith, dito naman sa Quirino Grandstand ay tuloy-tuloy yung pila at pagpupugay ng iba pang mga deboto. Ayun, kaya sa Monday ng umaga hanggang gabi ng alas 12 ng ating gabi, kaya may misa pa ng ating gabi ng Monday, ng kapistahan mismo ng Itim na Nazareno. Tuloy-tuloy naman yung pag-usab, tuloy-tuloy yung pagtanggap ng pagpupugay dito sa imahe ng Poong Itim na Nazareno. Kaya hindi matitigil pala yung activities dito sa Quirino Grandstand ng Monday. So yung pagkatapos ng prosesyon o Walk of Faith, hindi pala. Ang Walk of Faith, iba. Ito ay mga iyos ito. At ibang mga deboto na gusto sumama. Pero yung mga ibang deboto na ayaw sumama sa Walk of Faith o sa prosesyon at gusto nilang magpugay, mananatili sila dito. Habang nananatili rin dito sa Quirino Grandstand hanggang Lunes ng ating gabi ang imahe ng Poong Itim na Nazareno. Sa mga motorista naman na tumatahak ngayon dito sa Rojas Boulevard, talagang mula pa kagabi ay sinara na yung Rojas Boulevard mula rito sa may kanto ng Katingbak at Independence Road. Hindi na kayo po pwedeng dumaan. Kaya sa mga motorista na nasa Rojas Boulevard, kapunta kayo ng North, kapunta kayo ng Rizal Avenue, kapunta kayo ng Delpan Bridge, ay kumana na kayo dito sa may, kung gusto nyo, sa Quirino Avenue. Pwede rin kayong kumana sa may UN Avenue. Pwede kayong kumana sa TM Calao. Lamas kayo ng Top Avenue, tuloy-tuloy na doon sa inyong destination. Basta lahat ng motorista, ay iwasan nyo na muna yung mga kalsada na isinara. Sapagkat, uulitin natin na pare Raul, ano? Ang sarado ng mga kalsada, hindi na madaraanan mula alas 10 ng gabi-kagabi, ay itong Independence Road, Katigbak Drive, South Drive, Rojas Boulevard, northbound and southbound. Pero yung mga sasakyan na galing ng Calao, tap-tabi nyo, Calao, pwede kayong kumaliwa ng Rojas Boulevard. Patungo ng south area. Alas 7 namang kagabi, ay alas 7 ng gabi, sarado na yung bukas ngayon.
Quezon Boulevard, northbound at southbound mula Mendoza, Pagoso hanggang Quezon Bridge at Padre Burgos Park and Ride, ganyan din yung Espanya Boulevard, westbound at eastbound at ang Evangelista. Yan na yung mga iwasan yung mga kalsada habang napapatuloy yung ngayong araw hanggang bukas dahil nga dito sa kapistahan ng Purong Itim na Nazareno. Yan ang ating follow-up report. Si Patron No. 5 ay pangunapula, siyempre lang ito ng lakas, DWIC. Salamat paring Aya Yupanco, Patrol 5, sa kanyang update sa aktibidad sa Poong Nazareno na nandiyan po ngayon sa bahagi ng Luneta. DWIC. Balik po tayo sa Balitang Paliparan at katulad po ng inyong naasahan, Raul Esperas ang inyong makakasama. Alam nyo ay napakalaki ng mga issue na pumutok sa ating paliparan. Ano? Kabilang na po dyan yung issue ng technical glitch noong January 1, New Year's first day ng January, New Year's Day, kung saan ay mahigit sa 400 ang nabilang na nakansila, libo-libong mga pasahero sa Pilipinas at sa buong mundo ang naapektuhan dahil po sa technical glitch. Una, ang sinabi ng CAAP, nagkaroon daw po ng technical glitch at nasira yung uninterrupted power supply o UPS. Kahapon naman, nagsalita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nang siya ay bumisita. Ang sinabi naman nila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay yung circuit breaker, no? Pero alam niyo ano, ako ay matagal na nagko-cover ng paliparan, hindi lamang sa ating bansa. Napuntahan ko na po ang iba't ibang mga airport. Isa sa mga napuntahan kong pinakagusto ko yung Dubai, yung Singapore, yung Hong Kong, yung Japan at iba pa, no? Alam nyo ho, ay ang airport sa buong mundo, no? Hindi ho yung katulad ng isang bahay na pwedeng mawalan ng ilaw. Hindi ho yung katulad ng ordinaryong bahay na pwede mawalan ng power supply. At sa FAA, ang tinatawag po na FAA, no? Yung Federal Aviation Administration, na sinusunod ng International Civil Aviation Organization, no? ICAO na tinatawag, ang siya pong pinakakongreso, mga guidelines na sinusunod ng iba't ibang mga paliparan ng iba't ibang mga local at international airline. Meron pong mga policy yan. Number one policy po dyan, yung airport facilities, yung airport terminal at yung buong airport complex. No, lalong-lalo na yung pinaka-runway at yung mga major facilities sa loob ng terminal. Hindi ho pwedeng magkaroon ng brownout yan. Hindi ho pwedeng magkaroon ng power interruption, power surge, o power outage. Ang bawat airport po under the FAA regulation, Federal Aviation Administration regulation, lahat po ng airport sa buong mundo ay meron po yang dapat na separate, hiwalay na power supply sa regular commercial power supply. Yan pong NAIA Terminal 1 natin, ha? Hiwalay po ang power supply niyan. Meron pong sariling power generator ang NAIA Terminal 1. At ang NAIA Terminal 1, kapag po nagkaroon ng brownout, ay hindi po yan maapektuhan. Tuloy-tuloy lang po yan. In case na mag-fail o masira ang power generator ng power plant ng NAIA Terminal 1, sakalang po gagamitin yung commercial power supply ng Meralco. So dalawa yan. Okay? And every now and then, meron pong redundancy na ginagawa ang airport authority para tiyakin na ang power generator sa NAIA Terminal 1 ay gumagana at yung UPS na tinatawag
tinetest po yan every now and then. Naalala ko pa yung mga previous management nung araw, ano. Every now and then, nandun kami sa boardroom. Sesenyas yan. Okay, patay ang main power gen, yung power supply. Papatayin yan. In matter of 10 seconds, naalala ko pa, bumibilang yung manager. 10, 9, 8. Nasa ano pa lang siya, kalahati nung bilang sa 10 second count. Ha? Gumagana na yung pagpasok ng commercial line ng Meralco. Okay? Kapag hindi gumana yung Meralco, yung power gen, at hindi gumana commercial line, saka papasok yung pinaka UPS. Pero ang UPS po na ginagamit sa Terminal 1, eh limited lang po yan. At hindi po yan design na supply, nakuna ng main supply ng power. Yan po ang pattern, international standards sa buong mundo. So, considering na ang CAAP complex is under the airport complex, ang CAAP compound, dapat po yan, ang ginamit na supply dyan, eh yung power gen na ginagamit sa NAIA Terminal 1 o kung kaya, gumawa kayo ng sariling power generation o power plant ninyo para hindi nyo ginagamit ang power supply ng Meralco. Okay, sabi ng Pangulo kahapon, nasira raw yung circuit breaker. Eh sa bahay ko, tumaas lang yung voltage. Nag-auto switch off yung aking circuit breaker. Yung sa inyo, umabot sa UPS, nasira yung UPS. At kung hindi pa nagkaroon, assuming na totoo yung sinasabi nyo kay Pangulo, kung hindi pa nagkaroon ng abirya, hindi nyo malalaman na sira yung inyong UPS. Eh, hindi naman ho ako sa nagmamagaling. Di ba? Hindi ko rin masisi si Secretary Bautista. Dahil ang impo ko ay iba. Ang sabi sa akin ng mga kaibigan kong piloto, ang sabi sa akin ng iba pang mga kaibigan ko dyan sa CAAP, no? Dapat tignan ang CCTV sa loob ng Air Traffic Management Center. Tignan yung logbook kung sino yung mga pumasok dyan sa nakalipas na 6 na buwan. No? Tignan din kung nagkaroon ba ng movement of deployment o personnel, reassignment dyan. Dahil iba yung info na natatanggap ko. Well, nevertheless, nagsalita na po si Pangulong Marcos at siya po ay humingi ng paumanhin. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Paliparan. Pumasok na ba? Sandali, ha? Tignan ko. Ay, hindi pa. Well, anyway, pasensya na ho kayo. Diesel ho kasi ito. Nasa ano pa lang, eh. Hindi ko na padala. Anyway, humingi ho ng paumanhin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kahapon. At yung una na sinabi nga ng CAAP na power surge at UPS, kahapon po ang sinabi na ni Pangulong Marcos, apparently yun na naging briefing, circuit breaker. Well, anyway, lalabas naman po yan ng mga investigasyon sa mga darating na araw. And I'm sure, marami pong mga expert ang makapagpatotoo kung ano nga ba ang tunay na nangyari dyan, no? It is up to the authorities, kaibigan ko si Secretary Bautista, kaibigan natin si GM Cesar Chong, pero alam nyo ho, base lang sa experience ko, you really need people that you can trust. Dahil kung hindi nyo pagtitiwalaan yung tao nyo, kuwawa ho kayo dyan sa Paliparan. I'll give you one story. Isang general manager, isang dating general din. Napakatapang yan, ha? Alam nyo ang ginawa ng mga tauhan dyan sa Paliparan? Literal, pinatay yung ilaw sa runway, ha? Anong ginawa ng general na general manager nun? Nataranta si general na general manager ng airport. Literal, nagpapanakbo dyan sa taxiway. Papunta doon sa runway, may dalang flashlight para lang mabuksan yung ilaw. At ano lumabas sa investigasyon? Sinabotahe siya. Ha? Pinatay yung fuse
Ah, ganyan. Ganyan ang mga tao na may ibang tao diyan na pag-iisip, no? Hindi ko sinasabi yung technical glitch ay problema sa ano, pero reviewin niyo po yung CCTV, meron po CCTV pagpasok niyan, may logbook sila, no? So, I'm sure in the next coming days dapat may panagutin si Secretary Bautista. 'Di ba? Kung sino 'yan at ano ang motibo niyan. Dahil sa dami ng mga naabiriya, sa dami ng mga nakanselang flight, kawawa ang tao. Hindi ko na ho ma-describe kung paano ang balikwas sa mga tao na natutulog sa paliparan, no? Kaya ang ginagawa ko, nagla-live para hindi nila masabi na fake news yung pinopost natin, yung inuulat natin, no? At naawa lang ako. Dahil sa tagal ko nagko-cover sa airport, ngayon lang ho nangyari yan na ang major facilities like the Air Traffic Management Center, bumigay yung kanilang UPS or yung circuit breaker o ano pa mang technical glitch o power outage yan. Eh ngayon lang po nangyari yan. Nakakahiya. Nakakahiya at nakakalungkot na ito ay nangyari. Well, anyway, bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin si Albert Bautista. Ito pong security guard sa NAIA Terminal 2 na nagsole, no, ng bag, unattended bag, na naglalaman ng 1.5 million pesos at iba pang mga personal gadgets ni Maluso Basilan Mayor Honey Bud. Si Mayor Honey Bud ay dumating galing sa Basilan via Zamboanga, if I'm not mistaken, yung January 4. At napulot po ito ni security guard Albert Bautista. Yan po inyong nakikita, no? Security guard po nakapulot dyan, no? At nung buksan, una akala nila bomba naman. Pero nung sumilalim sa safety protocol, yung tinatawag na bomb paneling o detection, ayan, nakikita nyo, pera ang kapal, oh. Dalawang, isa pong nakamalaking bungkus na pera at yung isang maliit, ang estimate nila, it's about 1.5, no? 1.5 million. Intact na na-recover ni Maluso Basilan Mayor Honey Bud yung bag na naiwan niya. Ayan po, yan, eksakto yan, no? O, inaamoy ng bomb sniffing dog. At nung umupo yung aso, negative, ayan, nung buksan nila, actually, hindi talaga dapat bubuksan yan. Dahil ang protocol, dapat ang pagbukas niyan sa mismong loss and found. Doon i-inventaryohin niya. Merong opisyal na taga-inventaryo. Kaya lang, merong tatangatangang opisyal na nagkwento sa atin, no? Na doon mismo, binuksan. Diba? Anyway, mag-uusap ang mga otoridad dyan sa airport para ma-resolusyonan yung ganyang mga issue nila between one unit to another. Ang maganda nga lang dyan, yung pera ni Mayor na 1.5 in all other gadgets. So may laptop pa yun, may Macintosh pa eh, may Mac pa, no? Na-recover ni Mayor. Diba? Kaya lang may nagtanong sa akin, si Kim, bakit naman may dalang 1.5 Mayor, si 1.5 million si Mayor, pero nakalimutan niya? Eh, dito nga sa amin, yung sweldo namin, pinitipid namin ng isang buwan, eh. Eh, may dalang 1.5, makakalimutan mo. Iyayakapin ko yan. Tatapong ko yung girlfriend ko o misis ko o ano. Diba, hindi ko itatabi. Ito munang 1.5 ang iyayakapin ko. Well, anyway, tanong ho yung aming kasamahan ni si Kim Gomez yan, ha. Hindi ko po tanong yan. Ang importante dyan, naisori yung 1.5 million ni Maluso Basilan Mayor Honey Bud. Happy New Year po sa inyong lahat. Sumobra na ako sa oras, pero si Mayor Ryan Lau, I'm sure pagbibigyan ako. At hanggang sa susunod pong Sabado ay patuloy po kayo umantabay sa aming programa. Happy New Year at ito po ang inyong lingkod, mabati na magandang hapon, Raul Esperas.